It's Kimi! Hello po! Pasensya na po! Matagal po akong hindi nakapag-upload ng vlog. Nagkapiksa po kasi ako sa hita. Sobrang sakit po. As in, na-infection po yata siya. Kaya namaga. Hindi ako makaupo, hindi ako makalakad, hindi ako makatakbo. Yung para po kong penguin, pag naglalakad, pag ganun-ganun pa, isa-isang pag ganun-ganun po yung paglakad ko. Tapos yung nakahawak po ako sa pader, yung nakaganto ako maglakad. Ganun po, umabot po hanggang doon. Sobrang sakit po, kaya hindi po ako nakapag-upload. Pasensya na po. Pero magmula po ngayon, mag-upload na po ako ulit ng mga vlog. And maraming salamat din po! 10K subscribers na dito sa It's Me, Kimi! Why? Thank you so much! Thank you! Gagawa po ako ng pasasalamat sa 10K subscribers. Mag-iisip po ako ng content. May i-upload po akong vlog na masaya, na nakakatuwa, na sa tingin ko magugustuhan nyo. Sana! Kaya mag-wait lang po kayo, guys. Kimi, Kimi! Today po, ang ikukwento ko po sa inyo kung ano yung mga kailangan nyong pakisamahan at kung saan kayo matutuwa na may karelasyon kayong Japanese. Yun po yung topic natin ngayon. Naalala niyo po yung pinost ko na about sa Valentine's dito sa It's Me Kimi. May pinost po ako, diba, about sa Valentine's dito sa Japan. Ang sinabi ko po sa mga Japanese guy ay torpe. Pero hindi po lahat ng Japanese na lalaki ay torpe. Ang topic ko po noon ay Valentine's. Kaya, yung mga sinasabi ko lang po nun, sa Valentine's, babae ang nagtatapat sa lalaki. Sa Valentine's lang po yun. And, number two, sa tingin ko po, may idea lang po kayo sa pakikipagrelasyon sa Japanese sa manga, anime, at J-drama. Dito po kayo sa tingin ko kumukuha ng mga idea. Ang sasabihin ko po sa inyo, huwag nyo pong gagawin idea tong mga pinapapanood yung drama, anime, hanggang TV lang po ito. Hanggang parang fantasy. Hindi po siya yung talagang real. Hindi siya yung totoong pakikipagrelasyon dito sa Japan. Sa mga Japanese. And last na po. Sa lahat ng ikukwento ko po ngayon, hindi po lahat ng Japanese ganito po yung mga gusto, ha. Kung ano yung ikukwento ko, hindi po lahat ng Japanese pare-pareho. Siyempre po, kada tao, iba't iba po yung mga ugali, iba't iba rin po yung pag-iisip at mga gusto. Ang ikukwento ko lang po dito, karamihan sa mga Japanese kung ano yung gusto at ano yung ayaw. Or kung saan kayong mahihirapan makipagrelasyon at saan kayong matutuwa sa pakikipagrelasyon. And next time ko na po isi-share sa inyo kung paano makisama sa Japanese friend, kung paano makipagkaibigan, paano pakikisama sa mga boss, sa mga trabaho, at sa iba pa po. Basta ang topic po natin ngayon about sa love lang po. Love lang po ang topic natin ngayon. Yun lang po yung gusto kong sabihin. Sa mga sasabihin ko ngayon dito about sa Japanese, hindi ko po sinisiraan ng mga Japanese. Yung mga ikukwento ko po ngayon sa inyo, para sa akin po, normal lang po. Kasi dito po ako lumaki sa Japan. Kaya yung pakikipagrelasyon, normal lang po para sa akin. Binebase ko lang po itong ikukwento ko sa inyo bilang half po ako, diba? Half Filipino, half Japanese. Kaya kung paano makipagrelasyon ang Pilipino at paano makipagrelasyon ng mga Japanese, binebase ko lang po dito sa mga nalalaman ko. Yung ikukwento ko po sa inyo ngayon. Sana yun po yung maintindihan nyo. Okay, so sisimulan ko na po yung topic about sa love. Go! Okay, so una po. Eto, marami po nag-question sa akin nito. Paano ako magiging type ng Japanese? Ano yung mga type ng Japanese girl? At ano yung mga type ng Japanese boy? Yun po yung tinatanong sa akin. Ang masasabi ko lang po dito, iba't iba po yung mga type ng Japanese. Tulad din po sa Pilipino or sa ibang lahi man. Di ba po may kanya-kanya po tayong type? Meron taong gusto ko sa macho. Hindi, ayoko ng macho. Meron pong gusto kong maikli yung buhok ng babae. Ayoko sa mahaba yung buhok. Sa akin, okay lang naka-short yung, ano, yung GF ko. Sa ibang lalaki naman, hoy, huwag ka mag-short dyan. Gusto ko, naka-maong ka lang, naka-pantalon ka lang. May mga ganun po, diba? Kahit sa Japanese po, iba't iba po yung mga type. Kaya, hindi ko po masasabi sa inyo kung ano yung mga gusto ng mga Japanese. Kung sino po yung nagustuhan nyo, alamin nyo na lang po yung kung ano yung type niya. Kung ano ba yung mga gusto niya. Kaya, hindi ko po maituturo sa inyo kung ano yung mga type ng Japanese. Dahil, iba-iba po yung mga type. Okay, so, next naman po. About po sa holding hands.
kiss, hug, and anniversary. Mga Japanese, shy po. Masyado pong pinapansin yung mga makikita ng ibang tao. Kahit hindi kakilala, nahihiya po na ipakita yung mga ganun. Meron pong Japanese na nakikipag-holding hands. Meron din pong Japanese na hindi nakikipag-holding hands sa labas. Sa bahay po, baka pwede pa. Pero, wag pong mag-expect sa mga Japanese ng sweet, romantic. Dahil po, baka mabigo kayo. Katulad po, sa mga public po, di ba? May nagkikiss, ganon, smack, kahit ganon po. Sa Japan, halos wala kayong makikitang mga nag-smack dito, ganon, nagkikiss, or nakahug, ganon. Halos wala kayong nakikita. Minsan may makikita rin kayo. Minsan po ah. Pero karamihan po sa mga Japanese, nahihiya. Ipakita. Kunyari, sa harap ng kaibigan, makikipag-holding hands. Kahit sa harap ng kaibigan, ayaw. May mga ganon po. Ang sasabihin ko po sa inyo, paghawak ng kamay, pag-kiss, pag-hug, baka sa mga teenager or kaya sa mga 20 plus, mga age ng 20 to 30, baka gawin pa po. Pero 30 to 40, 40 to 50, o pataas pa po, huwag po kayong mag-expect sa kanila dahil yung mga age na po yan ay mga mahiyain sobra. Kung bakit po yung mga teenager pumapayag na makipag-holding hands, na may mga akbay-akbay na ganyan, may mga, makikita po kayo mga kabataan dito sa Japan, marami din po nakikipag-holding hands. Nakikita rin po sa mga Korean novela, di ba po yung mga sweet po yung mga Korean, di ba? May mga nag-holding hands na ganyan. Sa mga nakikita po na ganun, parang nagiging open na rin po sa Japanese yung mga ganyan. Sa mga kabataan po ah. Kaya, wag po kayong maghahanap sa mga Japanese na matatanda about sa mga holding hands na ganyan. Baka mabigo po talaga kayo. Okay. At ito po sasabihin ko, pag kunyari, nandyan po yung katrabaho, ka-workmate, o nakita yung kaibigan, kahit magka-holding hands kayo, baka ihiwalay niya yung kamay niya. Tulad po ng sinabi ko, mga Japanese po, masyado pong pinapansin yung mga nasa paligid, yung mga mata ng ibang tao. Kaya, kung nakita yung katrabaho or kaibigan, may mga posibilidad po na bitawan niya yung kamay mo. Pero, huwag kayong masaktan. Natural lang po yun sa mga Japanese. Ganun lang po talaga, mga Japanese. Kaya, huwag po kayong masaktan kung sakali man hiniwalay niya yung kamay niya sa inyo kung maglalakad kayo. Okay? At about naman po sa anniversary. Baka ordinary day lang yung mga ganyan. Kaya, yung mga naghahanap ng sweet na babae, na lalaki, baka kulang sa inyo yung mga Japanese. 1 year anniversary, 2 years anniversary, pag talagang mga year anniversary na, yung mga yearly na po, baka magkaroon pa ng ano, yung parang kakain kayo sa labas, or magde-date kayo, pwede pa po siguro. Tulad po ng sinabi ko, sa 10 to 20, 20 to 30 na mga lalaki-babae, pwede pa po siguro. Kung 30 plus na po, na matataas na mga nasa taas ng mga edad, baka kahit anniversary, hindi rin po sineselebrate. O baka nga anniversary nyo, makalimutan po yung date eh. Sabihin mo, anniversary natin ngayon, ah, talaga? Baka hanggang dun lang yung usapan matapos na. Pwede rin po. Pero hindi ko pa sasabihin lahat ha, karamihan lang po sinasabi ko, karamihan lang po. Kaya sana, bago muna kayong makipagrelasyon, alam nyo po yung mga ganyan. Okay, next, ito naman po sa mga subscribers ko, marami din po nagtanong sa akin ito. Sa tingin mo ba, mga Japanese, pumapayag bang makipagrelasyon sa mga Pilipino? Yun din po yung marami kong natanggap na mga ano tanong sa akin. Ito lang po masasagot ko sa inyo. 50-50 po. Hindi ko po sasabihin na Pilipino lang po ah. May nakikipagrelasyon po na Japanese sa ibang lahi, meron din pong ayaw talaga. Na ayoko ng ibang lahi, Japanese lang. At meron din po, okay lang, 50-50 po talaga dito. Hindi ko po masasabi na yes. Parang ano din po, parang katulad din po kunyari sa Pilipinas man o sa, ewan ko po, sa ibang bansa ah, hindi ko po alam. Sa Pilipino po kunyari, may naging boyfriend kang ibang lahi, hindi po ba mag-aalala yung magulang? Sabihin, okay lang ba yan, karelasyon mo? Hindi ka ba mahihirapan sa kanya? Magkaiba kayo ng kultura? Pag nag-away kayo, magkakaintindihan ba kayo? Yung mga ganun po. Parang ganun din po sa Japanese, nag-aalala yung magulang. Kaya, minsan, dahil ayaw ng magulang,
kaya hindi nakikipagrelasyon yung mga Japanese sa ibang lahi. Nangyayari din po yun. Or, yun po yung nagiging reason na mag-break. Nangyayari din po yun. Kasi po, syempre, pag makikipagrelasyon ka, pwede rin po kasing ikasal, di ba? Sa, pag ano kayo, pag talaga nagtagal kayo, pwede rin po mangyari yung ikakasal kayo. Ang iniisip po, kung ano pa mangyari sa religion, ganun. Kung magkakaintindihan ba pag nag-away sa pagpapalaki ng anak, kung ano yung mga gagawin. Basta sa mga ganun po, sa mga ganyan topic na po yan, yung mga parents nag-aalala po sa nakalakihan po na kultura. Kaya yun po yung mga inaalala ng parents na Japanese. Kaya minsan, hindi po pumapayag na makipagrelasyon sa ibang lahi. Yun po. Hindi lang po sa Pilipino, sa ibang lahi po. Kaya 50-50 po talaga. Meron pong pumapayag at meron pong ayaw. Kaya bago po muna kayo pumasok sa relationship sa mga Japanese, alam nyo rin po yun, yung mga ganyan topic na po na to. Ito naman po, paano makipagrelasyon ng mga Japanese? Sasabihin ko po sa inyo, simple lang po. Pag kunyari makikipag-date kayo, date kayo, tapos pag-uwian na, bye-bye, ganun lang po. Tapos, good night lang, tapos na, ganun lang po. Basta parang mga simple lang po talaga, wala po yung kunyari, katulad sa Pilipinas po, one year anniversary, may mga ano, balloons, ganun, tapos may mga bulaklak, may chocolates, may mga iba't iba po, diba, na style. Pagsusurprise sa GF, ganun, sa girlfriend, iba't iba po, diba, may mga ganyan. Dito po sa Japan, ano, wala po yung mga ganyan na parang kakaiba, mga sweet, ganun. Baka wala po kayong maranasan sa mga ganyan. Or meron man, madalang. Opo. Sobrang simple lang po makipagrelasyon ng mga Japanese. Yun po, para mag-tour kayo, minsan, ganun, mag-tour kayo, or kakain kayo sa labas, o minsan, mag-video okay kayo, tapos bye-bye, ganun lang po. Simple lang po talaga. Total, sinabi ko mga po na hindi po sweet ang mga Japanese, madalang po. Mayroon man po, hindi po lahat. Wala bang surprise sa akin to? Birthday ko na nga, parang wala pang surprise, mga ganun. May mga ganun po talaga. Pag mga birthday po, kunyari celebrate, saan mo gustong kumain? O gusto ko kumain kunyari sa restaurant o Pizza Hut, mga ganyan. Gusto ko kumain lang sa ganyan. Tapos kakain lang kayo, tapos nood lang ng sine, tapos na. May mga ganyan po. Kaya basta ang mga Japanese po, simple lang po makipagrelasyon. Simpleng-simple lang po talaga. Kirikimi! Okay, so ngayon, sasabihin ko po sa inyo kung saan kayo matutuwa na nakikipagrelasyon sa Japanese at kung saan din kayo mahihirapan or makikisama sa pakikipagrelasyon sa Japanese. Uunahin ko po muna yung mahirap pa, kung saan kayo mahihirapan mag-adjust or saan kayo makikisama. Okay, number one, kung magkakaroon kayo ng GF or boyfriend na Japanese, ang kailangan nyong intindihin about sa inuman. Dito po sa Japan, sa mga ka-workmate, pagkatapos ng trabaho, meron pong nakikipag-inuman. At, kunyari po, sa mga reunion, sa mga school, ganyan po. May mga events po na mga ganyan. Marami po yung mga pakikisama po talaga. Kahit alam ko rin po sa Pilipinas din po, di ba, yung mga GF nagagalit pag may inuman yung boyfriend, ganun. Para din, ganun din po dito sa Japan, may mga inuman po, pakikisama po yun. Bagyong Pilipino, di ba, papagalitan mo, huwag ka nga pumunta. O sige na, una, hindi na ako pupunta. May ganun po, di ba? Pero pag dito sa Japan, pag pinaghigpitan mo na hindi pumunta sa inuman, baka ayawan ka. Or baka hindi na sabihin sa'yo. Pupunta na lang kusa na magsisinungaling sa'yo. Kaya dito sa Japan, kailangan sa mga girls dyan, intindihin natin, o sa boys man dyan, intindihin natin na may mga inuman po na pinupuntahan yung mga Japanese. Hindi po mawawala yun. Kaya yung mga, siyempre, mga seloso dyan, selosa, may mga time na magseselos kayo sa mga inuman, yung ganyan. Sa kaibigan, sa katrabaho, pakikisama po yun. Kaya hindi nyo pong pwedeng pagbawalan. Kung pinagbawalan nyo, baka isipin na, ano ka, mahigpit ka masyado. Ayoko nga, ang higpit naman ng GF ko, ang higpit ng boyfriend ko, may ganyan. Number two, about po sa mga hobbies. May mga napapanood po ako minsan ko, kanyari gamer yung boyfriend. Mahilig mag-games, games ng games, gano'n sa PC, yung mga nagpi-PC dyan. Minsan si GF na inis, papatahin yung games or magagalit, diba? Sa Japan po, wag nyong papakilaman yung mga hobbies
kasi yun yung magiging away ninyo. Kunyari nagigames tapos hindi pa sinesave yung games niya tapos pinatay mo yung PC, ganun, o pinatay mo yung games. Nako, away ang mangyayari sa inyo. Baka nga hiwalayan ka pa pag sa mga ganun. Huwag niyo pong sabihin na, bakit ganyan? Bakit puro na lang games? Dapat ako naman ganun. Sabihin niyo na lang sa kanya, minsan bigyan mo naman ako ng oras. Pababa ka, hindi kayo magmamataas. Pababa lang. Please ka lang sa kanya. Please naman, minsan naman bigyan mo ako ng oras. Ganun po dapat. Number 3, about sa private. Private time. Kunyari po, diba, sa text man or sa ano man, yung parang handle mo yung oras ng boyfriend mo o girlfriend mo, ganun. Bantay sarado, kung tawagin. Bantay sarado ka sa GF o boyfriend, ganun. May day off ka, dapat sa akin, ganun. Or kung saan ka pupunta, kailangan malaman ko. Yung mga ganun po, diba? Sa Japan po, wag niyo po gagawin yun sa mga Japanese. Kasi po, dito po sa Japan, yung private time niya po talaga. So, bukod po sa work, yung parang lahat kailangan na sa'yo yung oras niya. Hindi po pwede yung ganun. Ayaw po. Hindi ko po sinasabi lahat ng Pilipino, di ba ganun? Meron din po yung talagang cool lang makipagrelasyon. Sa mga sinasabi ko lang po dyan, sa mga seloso-selosa, kailangan bigyan nyo ng oras ng private time, yung mga Japanese. Iba po yung oras nyo at iba rin yung oras niya. May sarili din siyang oras dapat. Okay, so, number 4, pag kumain po sa labas. Ewan ko po ko sa lahat ha, sa Pilipino po, di ba? Pag kumain sa labas, ako na magbalabas, ako na magbabayad. Diba, babayaran po yung kinain natin. Sa Japan po dito, hati kayo sa pera, sa bayarin. Pagkakain kayo sa labas, sa restaurant, pag nasa bayaran na, hati. Maglalabasan na kayo, ano na, ambagan. Ambagan na po kayo dyan sa cashier. Or bago muna pumunta sa cashier, mag-ambagan muna kayo sa table nyo, sa pinagkainan nyo. O magkano, o kunyari sabihin natin, 5,000 yen. O sige, take 2,500 tayo. Ganun po. Dito sa Japan. Meron din po gumagawa nun. Siya yung lahat maglalabas. Karamihan po sa Japanese, lalo po sa mga kabataan, talagang hati-hati po lahat yung bayarin. Kaya baka dun po kayo maisip, ano ba yun? Bakit lalaki to hindi niya binabayaran lahat, pinapabayad niya ako? Ganun po. Natural lang po yun sa mga pagbabayad. Pero po, pagkatulad ng sinabi ko sa baka sa mga anniversary ganyan, pag siya yung nag-surprise sa'yo, siya po siguro maglalabas lahat nun ng bayad. Siya po maglalabas lahat. Pero sabi ko po, sa mga date lang po, ganyan, minsan, kunyari, pag entrance, pumunta kayo ng Disneyland, ang entrance, kanya-kanyang bayad. Magbabayad ka sa sarili mong pang-entrance, tapos si boyfriend, magbabayad ng sarili niyang pang-entrance. Ganun po. Hiwalay. Hiwalay po sa mga pagkain. Kahit sa pagkain, nasa loob na kayo ng Disneyland, bibili ka ng pagkain mo, bibili din siya ng pagkain niya. Or, ambagan kayo sa isang pagkain. Ganun po pag mag-date po. Okay, number 5. Ito po katulad po ng sinabi ko, bigyan niyo po ng private time yung Japanese. Kaya kunyari po, may work po kayo, di ba? Tapos, nagkaroon po kayo ng day off itong araw na to. Kunyari, itong araw lang po yung day off nyo. Tapos, sasabihin nyo sa boyfriend mo o sa girlfriend mo na, free ka ba ng 25? Kasi nagka-day off ako eh, kita naman tayo, date tayo, ganun. Yayayain mo siya. Sabihin niya, ay sorry, may ano na ako, may schedule na ako sa 25, makikipagkita kami ng mga kaibigan ko. O di sasabihin ni boyfriend o ni girlfriend, mas importante ba sa iyan kaibigan mo? Hindi mo ba ako bibigyan ng oras? Ganyan. No po yun, bawal po. Kasi po mga Japanese, kung sino yung nauna, yun yung uunahin. Kahit day off mo man yan, hindi ka uunahin. Uunahin niya kung ano yun naging schedule niya. Yun po. Kaya baka dun po kayo mag-away o baka yun po yung mga pag-awayan nyo. Girlfriend na nga ako, boyfriend na nga ako, bakit hindi mo ko inuuna? Basta sa Japanese po, inuuna po yung mga naging schedule. Number 1, trabaho. Uunahin po yung trabaho. Hindi po siya mag-absent para lang po sa'yo. O mag-absent man po siya sa trabaho niya, maaga pa lang sasabihin niya na magda-day off siya sa araw na to. After ng work, pagkatapos, isa-celebrate yung birthday mo or birthday niya. Ganyan po is dito sa Japan. Kaya, sa tingin ko po, pag mga birthday na ganyan, baka yung ibang Japanese hindi rin po mag-day off. Kasi unang-una po talaga dito, trabaho. Tapos, yung next na inuuna, kaibigan o kaya girlfriend, ganun. Dito po nagkakatalo eh, sa kaibigan o sa GF, ganun, o sa boyfriend. Dun po yung nagkakatalo. Kung ano po talaga yung naunang schedule, yun po yung inuuna. Mag-absent siya para sa birthday mo, madalang lang po. Kung sa trabaho niya, pwede i-adjust yung mga day off, baka gawin niya po yun. Pero kung naka-fix na po na Monday to Friday yung work niya, baka hindi po mag-day off. O baka mag-day off lang po, tutur kayo, kunyari 3 days, 4 days, ganyan, baka mag-day off po siya sa ganun.
Pero yung sa ordinary na birthday lang, baka sabihin niya po na, after na lang ng work ko, i-celebrate natin. Ganun po. Okay, so number 6, about po sa text and call. Sa tawag po. Dito po sa Japan, halos hindi po tumatawag. Halos lahat po, text application po na line, tinatawag na line, yun po yung madalas dito ginagamit ng mga Japanese, line. Yung line po. Kunyari po, unli call, di ba sa Pilipinas, pag may unli call, babaran yung tawag. Hanggang kunyari, isang oras, dalawang oras, makikipag-usap ka, makikipag-chikan ka sa karelasyon mo. Dito sa Japan, wag po kayo mag-expect nun dahil halos hindi po ginagawa yun. Halos talaga, text po talaga. Madalas text po talaga yung mga ginagamit dito. Hindi ka talaga tatawagan hanggat wala talagang kailangan kang tawagan na ano, na importante para tawagan ka. Minsan, tatawagan mo siya, hindi pa sumasagot. Ganun. Pero hindi naman po porket hindi sumasagot na may iba na, ganun. Talagang busy lang sa trabaho or busy lang sa mga ginagawa, kaya hindi sumasagot. Kunyari, nag-miss call ka na nga, hindi ka patatawagan. Ite-text ka lang, oh, bakit napatawag ka? Ganun po. Kaya halos talaga dito sa Japan po, isipin nyo po, puro text, hindi wala masyadong tumatawag. Pero hindi ko naman po sinasabi na walang-wala pong babaran na tawag. Baka isang oras, ganyan, may babaran. Naging kayo pa lang, kung naging kayo pa lang. Pero kung habang tumatagal na, baka mawala na rin po yung mga ganyan. Ayun po, kaya nasa tao rin po yun, hindi ko po masasabi na lahat. Pero halos po, talagang wala po masyadong tumatawag. Ayaw po yung tawagan. Gusto po yung text lang. Okay, number 7. Ang mga Japanese po na babae man o lalaki man, maingay po sa mga oras. Kunyari, magkikita tayo ng 1 PM. Wag na wag po kayong malilate. Pwede man po kayong dumating na 12:50, mas maaga ng 10 minutes, wag lang po kayong magpapalate. O kung may malilate man kayo dahil may reason, wala pong problema. Pero hanggat maaari, wag po kayong magpapalate. Kunyari, Philippines time po, di ba? Birthday party mag-start ng 3 PM pero 4 PM mag-start, may mga ganun po, di ba? Pag sa Japan po talaga, masyado po maingay sa oras. Kaya dapat, kung 1 o'clock, 1 o'clock. Dapat nandun kayo. Pwede man kayo dumating na mas maaga, wag lang kayo magpapalit. Siguro pag ganun po, wala pong problema. Pero meron din pong lalaki at meron din pong babae na talagang hindi makaintindi sa mga oras. Ayaw talagang may nalilate, mga ganun po. Kaya yun lang po yung tandaan niyo po sana. Okay, number 8. Ito po, about naman po sa mga manners. hindi ko rin po masasabi kasi yung ibang Japanese din po kasi may mga tao rin pong walang manners. pero halos lahat po karamihan may mga manners po talaga yung mga Japanese. Kaya yung kunyari, sa public place na maingay, ganon, salita na salita, ang ingay, ang lakas ng boses, may mga ayaw po ng ganon. Yung mga may ingay, or kaya nagde-date kayo, tapos bigla mo sasagutin yung phone, ay, tumawag si mami, hello! May parang ganon po. Parang ayaw po nila ng ganun. Kunyari, pag may tumawag sa'yo, makikita mo, nag-date kayo, magpapaalam ka muna sa kanya. Uy, Stokelan, sorry ah, sandali lang, kakusapin ko muna si, ano, si mami or kaya, or kaibigan ko, ganun. Magpapaalam ka muna dapat sa kanya. At pag nag-date, huwag niyo pong masyado gagamitin yung cellphone or makikipag-text pagkasama siya. Kasi, oras niyo po yun eh. Yung oras niyo na, oras niyo po talagang dalawa yun. Hanggat maaari, huwag pong hawakan yung cellphone. Okay, number 9. Di ba po sa Pilipinas, pag may mga may gusto, mga lalaki, umaakit po ng ligaw, di ba? Yung makikipag-hi po sa parents, ganun, dadalan pa. Kumbaga, liligawan din si mami, ganun din po, di ba? Magdadala ng mga parang pagkain or magpapa-appeal, magpapakilala sa parents. Sa Japanese po, pag sinabi mo po, pakilala ka sa parents ko, ganun, parang yung iba ayaw. Bakit kailangan ba? Parang ganun po. Parang yung hindi naman kailangan eh, ganun-ganun. Pwede naman sa mga kasal na lang, di ba yan? Bakit minamadali mo ko? Parang sa mga Japanese po kasi, pag nagpakilala sa parents, equals wedding. Ganun po. Mabigat po para sa mga Japanese yung pagpapakilala sa parents. Kaya, kung sakali, tanungin nyo po yung boyfriend nyo o girlfriend nyo, kung okay lang ba magpakilala, sabihin nyo na lang po na ganun po sa Philippine style. Ganun ang Philippine style, nagpapakilala sa parents. Kung okay lang sa'yo. Kung sa tingin yung parang medyo nakasimangot o parang hindi sumasagot, wag nyo na lang pong pilitin. Kasi sa Japan po, hindi po masyado nagpapakilala sa parents.
pag talagang kasal na, pupunta po yung lalaki sa bahay ng magulang at hihingiin yung anak. Pwede po bang sa akin na lang po yung anak nyo? Parang ganun. Sa tingin ko pa, napapanood nyo po sa mga J-drama yan, sa mga drama ng Japan. Yung mga parang naka-Amerikano po yung Hapon, di ba? Yung Japanese na lalaki, tapos pupunta po sa bahay. Pagpapaalam na, pwede ko mang pakasalan yung anak nyo. Ganun po. Pag sa babae po yun, ha. Pag lalaki naman, kayo ang gagawa nun sa bahay ng parents ng babae. Ayun po. Kaya, wag nyo rin po sanang isipin na kung sakaling hindi kayo pinakilala sa kaibigan ng lalaki, kaya wag nyo po sana iisipin na hindi kayo mahal, kaya hindi kayo pinapakilala sa kaibigan or sa parents. Hindi po ganun. Kumbaga sa Japan po talaga, hindi lang po talaga masyadong pinapakilala sa kaibigan or sa parents. Kumbaga, kaibigan ko ay kaibigan ko. Ang parents naman, sa wedding na lang. May mga ganun po. Pero talaga po, ito rin po sinasabi ko, nasa tao rin po talaga to. Meron din po talagang gusto ka ipakilala sa kaibigan, meron din po na ipapakilala ka sa parents, ganun. Kaya sana, wag niyo pong ayawan yung mga ganun. Last na po, about po sa ex-boyfriend and ex-girlfriend. Di ba po, pag may naging karelasyon tayo, parang curious tayo, sino kaya naging ex nito? Ano kayang klaseng girl or boy? Ganun po. Para makikurious. Sa Japanese po, wag niyo po masyadong tatanungin about ex. Lalo-lalo na kung siya yung magsasabi, wala pong problema na baka tanungin niyo. Pero kung hanggat wala siyang sinasabi about ex, wag niyo na lang pong tanungin kasi yun po yung magiging away. Mga Japanese po, pag pass ay pass na. Parang ayaw na pong pag-usapan or hindi na natin kailangan pag-usapan yun dahil tayo ngayon eh. Bakit pa natin pag-usapan yung mga nakaraan? Kaya sana, wag na lang po natin tanungin about sa mga ex. Okay, so, ano po masasabi nyo? Baka na-down kayo? Ay, ano ba yan? Bakit ganun? O baka parang hindi ko kaya yan kasi selosa ako eh. Or seloso ako eh. Baka yun po yung naisip nyo. Doon po kayo sa tingin ko mag-a-adjust sa mga Japanese pag may karelasyon kayo. So, ito naman po. Baka masyado ko kasi kayo na-down eh. Kaya, bibigyan ko naman po kayo ng positive sa Japanese na karelasyon. Pero ito, konti lang po eh. Kasi ito po mga sinakwento ko sa inyo, para sa akin po kasi, hindi po ako nag-a-adjust. Parang natural na po yun eh, para sa akin. Normal lang, normal. Yun po talaga yung relationship kasi ng Japanese. Kahit sa mga ibang Japanese po dyan, normal lang po sa amin yung mga ganun, yung mga sinabi ko lahat. Kung baka, ang naisip ko lang po, baka dun po lang po kayo mag-adjust. Yun po yung topic na to. Kirikimi! Ano po yung mga magaganda na maging karelasyon ang Japanese? Okay, number one, free. Free ka sa oras. Kaya tulad na po ng sinabi ko, dun sa Japanese na masyadong inaano yung private, diba yung oras na private, importante. Kaya, magkakaroon ka ng private time, pwede kang makipagkita sa kaibigan mo. Babae man o lalaki. Pero syempre, may mga selos din po yan. Ayaw yung babae, isang babae, isang lalaki. Yung parang magtropa kayo, best friend kayo, pero gagala kayo sa labas na kayong dalawa lang. May pumapayag dito at meron din ayaw. Kaya sa magiging girlfriend o boyfriend nyo na lang po, tanungin kung okay lang sa kanya or ayaw niya. Sa mga kunyari, makikipag-inuman ka sa kaibigan mong babae, parang girls lang, gano? Today girls lang, pang babae lang, mga punta tayong bar, ganyan. Sa mga ganyan po, papayag po yung mga Japanese. At kunyari, uy, pasensya na, hindi tayo pwede mag-date next week kasi meron kaming mga banding na mga kaibigan kong babae, pupunta kami sa ganon, mga ganon po, pumapayag po. Kaya sa mga ganyan, hindi po kayo mahihigpitan. Then, kunyari, sa mga girls po, sa mga pananamit, huwag kang magpapalda, may mga Pilipino pong ganon, diba? Na parang ayaw nakapalda, dahil nga parang ayaw pinapakita yung legs, ganon. Dito po sa Japan, kahit anong forma mo, walang problema. Kahit magpalda ka, magshort ka, fashion po yun eh, para sa isa. Para sa Japanese, hindi po pinapakailaman pati fashion mo. Kung yan ang trip mo, yan ang trip mo. Kung ito ang trip ko, ito ang trip ko. Kaya, free ka talaga masyado. Hindi ka mamumblema sa mga ganyan. Hindi ka parang nahihigpitan. Hindi ka nahihigpitan. Sa cellphone, may mga nakasave kang mga number na mga lalaki or babae man, hindi masyadong pinapakailaman. Kasi kaibigan mo yan eh. Kumbaga, huwag ka lang lalagpas sa limit. Ganun lang po dito sa Japan. Huwag ka lang lalagpas sa limit. Pagpapakaibigan, kailangan mo rin yan. Parte ng buhay mo yan. Kasi kaibigan mo ay kaibigan mo. Kaibigan ko ay kaibigan ko. Parang ganun po. May mga private time po. Kaya pwede po natin pag-handling yung mga oras natin. Oras sa pamilya, oras sa kaibigan, oras sa trabaho,
at oras sa karelasyon natin. Ganun po. Tapos, number two, katulad po na sinabi ko, ang mga Japanese po, di ba, shy. Kaya, minsan, pag nagka-sweet sa inyo, ganun, kunyari, bigla niyang hinawakan yung kamay mo, hinolding hands ka bigla, yung mga girls o mga boys man dyan, magugulat ka syempre. Ah, nahihiya ka makipag-holding hands sa akin. Bigla akong hinolding hands, kaya parang doon ka kikiligin. Kaya maraming mga kilig factor. Kasi hindi masyado sweet dito. Kumbaga, hindi masyado nilalanggam kasi dito sa Japan yung mga relasyon. Kaya pag yung mga pinapakita niyang minsan na mga holding hands, bigla kang aakbayin o bigla kang hahalikan, doon ka kikiligin. Kumbaga, hindi ka sawa, hindi ka nagsasawa sa ganun. Kasi minsan lang ginagawa. Kaya parang makikilig ka ng super, super kilig ka. Ganun po yung mga mapipil nyo sa Japanese. Diba sabi ko po kanina, puro text yung mga Japanese. Kunyari, nanunod ka ng TV, bigla kang tatawagan. Hapa, yung parang mapapasigaw ka sa kilig. Kasi nga tumatawag siya, eh hindi naman siya lagi tumatawag. May mga ganun po. Sa tingin mo, ay, busy naman sa work yun, di ako dinedate. Bigla ka niyang aainain mag-date, tara, date tayo. Yung mga ganun po, dun ka matutuwa. Kaya, maraming kilig sa tingin ko. Kasi hindi ka sawa, hindi ka nagsasawa. Kung okay lang po talaga sa inyo na ganun relasyon, pas sa tingin ko, matutuwa kayo. Mas matutuwa kayo. Kung talagang ayaw niyo masyadong sweet, ganun, baka matutuwa kayo sa mga ganitong relasyon. Yung parang light lang. Ganun po. And, ito, last na po. Konti lang po yung sa mga positive, eh, no? Last na po ito. Pag sa Japanese, hindi kayo mamumblema sa usapan. Pag nag-promise siya sa'yo, tuto pa rin po. Kasi dito po sa Japan, yung pagpapapromise, mabigat po sa amin yun. Pag nag-promise ka, ganun. Pag kunyari, nag-promise siya na isa-celebrate natin birthday mo, tuto pa rin niya. Pero, pag talagang nagkaroon ng trabaho sa birthday mo, kahit birthday niya pa yun, uunahin niya yung trabaho. Yun lang po yung ano sa Japanese talaga. Kasi number one po talaga sa Japanese ay trabaho. Baka dun lang po kayo parang mamublema or parang hindi matuwa, ganun. Pero basta, sinasabi ko lang po, pag nag-promise sa sa'yo, tinutupad po. Hanggat kaya niya, tinutupad niya yung pangako. Yun po. Okay, so ano po masasabi niyo sa mga nakwento ko ngayon? Sa tingin ko po kasi ito pong vlog ko ngayon, naging mahaba na po. Kaya next time ko na po, sa ibang araw ko na po, i-upload yung kung paano pakikipag relasyon na matagal sa Japanese para magtagal kayo. Kung sa wedding, paano ba magkaroon ng Japanese na asawa? At kung paano magtapat sa Japanese? Kung paano po magtapat na nararamdaman sa Japanese? Liligawan? Ah, hindi po kasi ligaw dito sa Japan eh. Kung paano mo makukuha yung number, mga ganyan. Ayun po sa mga ganyan po. Ito po, iaano ko rin po yung topic na to. Kung ano sa Japanese yung parang aayawang ka talaga. Yung talagang maiinis. Or ayaw ng ganto. Ayaw niya talaga. Ayaw talaga. Ganun. Mga ganun po. Ikakwento ko po sa inyo sa ibang vlog. Okay, sana po nag-enjoy kayo sa topic ko ngayon. Sa tingin ko po yung sa iba dyan, baka sabihin nyo, ayoko na nga, mga ganun. O baka yung sa iba dyan, ayos siya na may free time, tapos may kilig factor, maraming kilig factor. Pero wala pong magagawa kasi yung po talaga yung mga style ng pakikipagrelasyon dito sa Japan. Ganun po talaga yung style. Kasi kanya-kanya, iba't iba po kasing bansa eh, kaya intindihin na lang po. Pakisamahan na lang po. Ganun po. Pero tulad po ng sinabi ko nung una, hindi po lahat ng Japanese ay ganun. Meron din po talagang super sweet na Japanese na hindi mo alam ko bakit ganito ka-sweet siya, bakit ganito ka-sweet tong boyfriend ko or girlfriend ko, may mga ganun din po. At meron din yung mga Japanese na talagang cool na cool, cool lang talaga. Iba't iba po talaga, tulad po ng sinabi ko, diba? Ang tao, ang personality ng tao, iba't iba po. Mag-ugali, yung mga ugali po, may masayahin, merong tahimik, may palatawa, may mainitin ulo, meron iyakin, iba't iba po talaga. Kaya nasa magiging crush nyo or nasa magiging gusto nyo pong tao. Kaya alamin nyo na lang po muna bago po makipagrelasyon para hindi po kayo mahirapan. So, tatapusin ko na po ang topic ngayon. Kung nagustuhan nyo po itong vlog ko, bigyan nyo po ako ng like and subscribe my channel. And meron din po akong Twitter, Instagram, at Facebook.
Sa mga hindi pa po nakafollow, follow niyo po ako. Maraming maraming salamat po sa mga nanood hanggang last. Sa muli po natin pagkikita. Minasam, mata ne. Bye-bye! Abangan niyo na lang po yung mga ibang topic ko sa Love. Okay, bye-bye!